Good morning, everyone. Good morning, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my page, to my channel. Update lang po tayo sa ating mga SPST. After natin na ilang weeks, 2 weeks na, nakalipas. At ating titingnan. So, ito na nga sila. Malaki na. Kung papansin nyo, meron tayong mga ibang tab dito at saka dito. Yung tab natin, meron tong ibang breed. Dito, yung ating SBST, pinares ko siya sa aking sirama na Kirin. So, parang yung batch nito is maliliit pa. Maliliit yung batch nito. Tapos, dito naman, bali ito kasi 13 days na to. Ito naman, sa isang tab naman, nasa 9 days na to. Ang pinalis ko naman dito, ang ating yung galing kay Migoy na Gio na Kaliko. Tapos ang parent niya na babae is SBST. Bali yung first week natin dito, nagpakain na tayo ng egg yolk. First week. Second week, nagpakain na tayo ng BBS. Ayan, may nakita kayong mga spotted na dumi dyan ng eggs. Nasama na kasi siya, hindi ko na siya na-drain. Tapos yung sa baba, may mga eggs din na, natapon dyan sa baba. Bali, itong SBST natin, nabawasan na to. Sa dami ng nerils nito, may mga namatay. Kaya yun. Dito naman, so far, goods to, wala. Wala pang namamatay dito. So, itong batch na to, malalaki itong batch na to. Kasi malaki yung parent na thing. Compare dito sa kabilang tub. Meron pa akong isang tub na hindi pa nalilinisan. Kasi na water change na natin ito. Check natin. So, ito yung isang batch na nakahiwalay. Nakarang week na iniwanan natin to. Ayan. Konti na lang sila. May mga ayan, nalusaw parang hindi nakasurvive. Meron naman buhay. Ayun no. So, ang lamig kasi ngayon. Ayun no. Yung mga na-deads. So, gagawin natin ngayon, tatanggalin na natin yung mga nasa baba na yan. At lilinisin natin. Kung ano yung mabubuhay dito, yun lang yung magiging okay. Tapos hindi ulit tayo papakain, bukas ulit tayo papakain. Ito yung hinanda natin na additional na batch ng BBS. Ayan. Papakain natin dito kasi every other day. So, balik ako sa ano? Ilang minutes? Lilinisan lang natin dito. Linisan lang natin to. Sa paglilinis, gagamit lang tayo ng hose. Ito, maliit na hose. Para may sa makuha to, masaypo natin tong nandito. Sa loob ng ating tank. Tapos magdadagdag tayo ng additional tubig. Para maganda ang kanilang paglaki. So, hintayin nyo lang.
So, ito na. Natapos ko na din after alang minuto. Nalinis na natin yan. Yan. So, unti-unti talaga nabuhay. Wala na tayong magagawa dito. Wait na lang natin kung sino yung makakapag-survive. So, kailangan natin lagyan ng ano, ng tubig na stock water. So, ito yung stock water natin. Dito tayo nag-i-stock water. Uy! Tapos, para di na ako mahirapan, para sa mga pag-re-refill, mahinang tubig lang para hindi siya magkaroon ng magbugaw or mataboy na ating mga fry. So, mas madali yan. Madali to para sa pag-water change natin. So, hayaan ko na lang dyan pag sa mapuno. Tapos, babalik na natin ulit sa kanyang lalagyan. So, malapit na mapuno. Oh. Hanggang dito natin lalagay yung ano, water level niya. So, may napapansin ako dito sa ating guppies. May parang string na lumabas. Ay, ba't ba? Ayun. Ayun. So, ibang main to, pero iba yung lumabas. Dapat ganito kasi yung mga lalabas ng black pastel o ano. Walang halo. Dapat ganyan. So, puno na to. Pwede natin ano, itanggalin. Tingin ko marami pa naman to. Plus yung mga dalawang tab pa. Sige, mga 50. So, yun na muna for the meantime ang ating upload dito sa pinakita ko sa inyo sa ating mga SBST na fry na babies na oranda. So, update ko po ulit kayo sa panibagong episode. Kung anong mangyayari, kung mabubuhay ba sila lahat after 2 weeks na nakalipas. Ngayon talaga ang buhay, hindi naman tayo perfect. Kasaka yung panahon kasi nga medyo lumalamig na. Yung temperature dito sa area natin, medyo malamig na. Isda nahihirapan din. So, sana ma-survive sila, mabuhay para makita natin yung mga breed natin sa mga kalabasan. So, yun lang. Maraming salamat. There's Goldfish. Peace out.